ng Marcio yung sa Morphling sa may baba. Lakad matatag talaga si Senny doon. Ah, Nick Nuggets na ragots na ragots. Sar na walang mic. Sar na walang mic. Ano, Mag? Mag-end, bebet tayo game to mga sir. Kaya yun, speaking of bet, mga sir, Phoenix bet, user code WXC, sabayan nyo na kami. Malaki yung odds nito lang Hippomaniacs eh. Kung magpapabulag kayo sa Hippomaniacs, eh, pwede naman, basta pag nag-bet kayo, ayun, no, nasa pin comment daw. Pero pag nag-bet kayo mga sir, syempre, bet responsibly, di ba? Huwag sinang player, sinang sarili. Nagpasilo kayo sa odds eh. Times 10? Times 5? Naku. Yung sardinas mo, tamang ulam mo hanggang bukas, kahit ano eh, kahit lechon eh. Sarap times din. Sir Mike, hindi na yung background ko, Sir Mike. Uy, nasa ano? Ay, hindi, paano yan? Eh, hindi ka naka-green screen, di ba? Yes, ganda so, lang. Ganda lang ang puhunan ng ating Majobi, pero shoutout pala sa mga tropa nating Ragnarok, kila Punky tsaka kay Tonax. Shoutout kala Daddy Punky. Pero ulitin ko yung mga sinabi ko kanina, mga sara. Yung sinabi ko kanina, first game dito lang Hippomaniacs nung first week natin, hindi maganda yung naging start nila kahit na maganda yung mga nagiging drop nila like pang early pero hindi nila na-execute ng maayos. Na 2-0 sila nun ng No Bounty Hunter. Yung High Coast naman or rather Chicken Fighters smooth, kalaban nila is TBR o Team Bald Reborn, yung team nila Gork na 2-0 naman ng Chicken Fighters. Na turn around nila yung team fights. Ayun talaga dito, believe sa Chicken Fighters lagi, magaling sila man turn around ng team fight. Parang di nila basta-basta binibitaw talaga yung mga spell nila, pero baba. Pinampas ng planggana. Pinalo sa ulo. Tapos ano, Joby, hindi malakas yung ano na to, yung hero na magkasama sa baba. Snapper tsaka Morp. Snapper tsaka Morp, yes. Okay lang sana, pero yung katapat kasi nila, Rubik tsaka Merz eh. Parang pambalang baga na hero sa top, sa, ano eh, sa lane eh, kaya mahirap pumalag. Kailangan ng ano, para magandang... Yun lang. Sasabihin ko ba lang sana kailangan na magandang lane ni Curry para mabigyan niya ng space dito si Morp, and mukhang hindi nagiging maganda yung lane niya sa mid. Dalawang beses na yata siya nabibigyan ng lane na. Sir, makipagpaloan. Tatlong bilang na. Para sa akin kasi, pag Morp lang ako, mas gusto ko mga kasama. Yung mga healer. Healer. Aura, Kel, ganyan. Wala eh. Kaso, kasama niya rin yung snapper eh. Yung Morp sa early. May na siya sa laning phase. Alam naman natin yung mga sir. Parang kailangan niya pa ng enough levels para ma-hold yung kanyang lane dito. Pero yun nga, dahil nga aggressive yung katapat niya, expect na natin na may times talaga na mamamatay yung isang Morphling. Yung mid naman, kailangan to, ano, tulungan. Ayun lang, hindi pa maganda yung post for nila para sa akin, Lion. Sobrang squishy. Pero si Ibe dito kinasahan. Wala, kinasahan lang. Walang saber light sa Nico, sayang. Guts naman, maganda pa rin naman. Kaso hindi ko gusto yung post-por ng Hippomaniacs. Oh, pero naiangat dito. Patama ba? Balik. Pero LSA magkoconnect. Patay ito. Puki ni Sol, ha, binigay na. Pero, napagandang dodge ng stun. Thank you. Illusion rune the dodge dito by Supreme. Grabe, hindi niya na, hindi ano, hindi niya na kinimit yung Laguna Blade that time kasi alam niya kayang-kaya na nila patay yung Leshrac pero di pa tapos. Pagpanggana, at makuha dito ni Sibbe. Dragon Slave ang tatapos dito sa Lion. Killing spree 6 minutes. So mga sir, pag nagpatuloy pa ng ganting game natin ng 3 minutes, pwede na makakita ng one-sided game ha. Kasi yung carry din dito ng Chicken Fighters, pwede sumama ng teamfight and mukhang yung mid dito ng Hippomaniacs is makukuha na dito ng Chicken Fighters. Sinusulit na nila yung siege creep nila dito sa mid. Hindi lang pala si LeBron nung nasa Pro Dota, pati si Kerry. Aba, syempre. Pero yun, Tier 1 middle tower ng Hippomaniacs, makukuha na agad dito ng Chicken Fighters. 6 minutes. Napakabilis. Kaya pala times 5. Wala. Tapos yung MK pa, ang ganda ng farm niya dito sa may top. Against Team Verso. Mga underdogs nga talaga. Oo. Tingin ko may chance to maka per division for next eh. Ganda na, maganda talaga sila mag-perform. Oh, yung Chicken Fighters. Kaso nalaglag sila nung last ano upper division last time eh. Ayun, nasa lower division sila ngayon. Sila naman ang babalagbag dito. Pero kinakatok mo nila dito yung first tower sa top lane. Ganda natin. Yan. Mabilis mag-push yung Chicken Fighters, mabilis din naman dito yung Hippomaniacs with that Leshrac. Diba?
Nigma Liquid, saan ka boss, Sir Mike? Ang ganda kasi ng performance ng Nigma nung Kairan eh. Nung nagbid na si Miracle. Tingin ko no, Nigma 2-1 against Liquid. Masa kita nyo na 2-0 nila Secret? Which is, unti lang yung nag-expect, diba? Talo ka sa ha? Para Alliance, OG, yun din. OG Alliance, not 2-1 nila OG. Lakas ng Alliance, grabe rin kasi ano. Mag-carry si Nico Baby talaga. Nasalat din sila nung ano eh, nung drop ng Alliance nung game number 2 nila. Sobrang ano, baseless void tsaka snapper. Lagi na pa naman nakakroni yung ano, yung pangalan nun, Phantom Assassin, which is si Ana. Ana, kanagyo. Laban ng Nigma, next series po natin yung next series. Tapos na itong laro na ito mga sir. Pero at 8 minutes into our game mga sir, kada minuto may namamatay dito sa side ng Hippomaniacs. 8-1 ang score natin and mukhang pwede na kumuha ng objective dito yung High Coast or rather Chicken Fighters pagdating ng 10 minutes na makakuha sila ng rune or yung Lina makakuha ng rune. And mukhang ito na yata. Hindi napapabuti natin. All in Nigma, 2-0 daw sabi ng mga tropa natin. Pero next series pa yung mga sir, kaya isiyan nyo lang. Dito muna tayo sa Hippomaniacs tsaka Chicken Fighters si Spotted. Alam nila, alam nila may vision, kaso sayang, pa-expire na. Patay na, yun. Jesus. Oh, sayang. Wala, kulang sila dito. May TPK snapper. Oh, pero din na sila na agad dito. Hex, para kay Mark. Na stolen Earth Spike. Ito na rin yung snapfire. Oop! Oh, ando na! Mawari na! Pero tumalsik palabas! Sobrang tigas pang mukha dito ng super ko. Laguna, parang wala lang ha! Wave in! Para dito kay Morphling! LSA? Pero wala na kakapatayad. Pero umaasim pa dito yung ano, yung Lestrak ha? Alam nilang wala na may bibitaw na spell dito si Supreme na Laguna Blade. Kaya tumatapak na sila pero nagkaasiman ng mga sir pero wala magkakapatayan. Kaso sa side ng Chicken Fighters, that was a failed attempt dito sa may baba natin. Kasi yung MK nila nakakapag-farm eh, so goods lang kahit paano. Kasi napasama rin yung Morph doon, so syempre, na-miss niya yung ibang creeps kahit paano, hindi siya nakapag-farm. Liquid or Nigma, Boss Thomas, ano lang, mahirap kasi boss eh, parang sobrang match eh, nung Liquid tsaka Nigma. Pero syempre, Nigma tayo. Ikaw, bala ka, depende sa trip mo. Earth Spike, mamamatay ba? Baka akong sisimple natalo. Connect. Ay, yun. Pa-cooldown na rin yung Laguna Blade dito. Pwede pa umasi. Yun lang. Lambot ng team boss. Pero Snapchat, tignan natin. Saka pupunta, darling. Snapchat tayo. Tama lang si Snapchat. Looking for other ka-chat. Pero si Kerry. No big yun sa mid. Pero si Annie dito. Trying to buy time lang dito para sa kanya mga kakampi na... Ayan, hindi sila maboset. Pero still, mamamatay pa rin siya dito. Sa kamay ng Chicken Fighters. Kada minuto talaga may namamatay dito sa ano? Sa itong Hippomaniacs. Kill per minute, no? Pero ano boss Thomas, kung gusto mo talaga magkaroon ng ganyan, pwede mo tanongin natin yung mga tropa nating nanonood dyan. Nanonood din dyan na battle. Pero ako nigma talaga ako dyan. Pero ito. Tier 1 bottom tower. Makukuha na rin ng Chicken Fighters. So open na dito yung jungle area ng Hippomaniacs. Pwedeng-pwede na kuhanan dito ng Chicken Fighters ng resources yung HP para wala ano, mag-upan na nila dito, mabuwasan na nila yung farming area ni Morphling. No doubt Miracle mid sabi dito ng mga viewers. May smoke dito para sa side ng HM. Ay, shoutout ulit Salvador pero sa MK ha. Going pa rin siya sa Battle Fury. Ay, siya si MP ha? Ako, yun lang nasa pa natin. Nahex agad siya dito ni Lion. May finger. At Anabolic plus finger. So, sa bubong ng mukha. So, Achilles sakin para dito sa side ng Hippomaniacs and Goods. Nasulit nila dito yung pagka level 6 ng isang Lion. Carry agad dito yung nakakuha nila sa side ng Chicken Fighters na kanina pa nagpa-form at hindi sumasama ng teamfight. Pero, makakabalik pa rin naman yung isang MK. Alam naman natin na basta carry it makakapag-farm at makakapag-farm talaga. Laro na in this game nabibigyan siya ng space ng kanyang apat na kakampi. Going for BKB si Lina so hindi na siya mag-heal server.
Saan pwede tumayabo sa Phoenix Bet, boss? Phoenix Bet. SR code laban double XP. Kung may katanungan kayo, like kung paano tumaya, mga ganyang bagay, PM nyo lang ko yung next page pa nga, sir. Sasagutin kayo nyan. Pwede nyo pa sila gawin ka-chat. Napatay dito yung courier. Malakas na kaya rin siya LTW. Sa LTW mga sir. LTW. LTW pala yung team. Eto, dami yung sasabi mga boss ni Igma talaga. Wala eh, tuntuarin yung mga Miracle fanboys nung nakita nila nag-midulit si Miracle eh. Marami nakamiss eh. Beat Miracle is the shit, sabi nila. Pero, recipe na lang kulang para sa kanyang BTV. Nag-iingat din dito yung yung high cost eh. I mean yung Chicken Fighters kasi alam nilang kaya lumaban ng ng Hypomaniacs. May last shot kasi sila tsaka wala rin sila masyadong inintay na cooldown maliban lang talaga dito sa finger ni Lion. And si Senny, ayun pa level 6 na. Sakto, good call ng smoke to. Kaso kukulangan sila ng damage ha, tatlo lang sila. Ayun, kukonnect pala sila sa last rock. Kaso wala sila may ispatad. Yan yung in-game music sabi dito ng mga viewers. Goods, well, goods naman audio namin. Diba? Sa akin malakas talaga yung yung ayun yung music, yung music. Yan. Goods. Regeneration. Okay, pero ito mukhang magsismoke yata sila. Ay, spot na yata dito yung kalaban, ha? Ito na yata, magkakaroon na. Magkakakita na ang tropa natin. Oo. Tipek? Tipek? Datag na ang bawaling na. Lulukto ka pa, ha? Punyeta ka, pero sakra nandito na. At nalagunan na, bae. Makabuli nila dito. Si Timbersoft, pero napakakunat yan, ha? LSA nag-connect. Kinampas ng planggana, laglag ang robot. Another kill dito. 2 kills para sa side ng Chicken Fighters. Pero kahit yung no? Kahit na force yung Laguna Blade dito kay Snapper, hindi pa rin kinulang ng damage doon sa Timbers, oh. Nanlambot talaga siya dito sa menu. Magic damage ng Chicken Fighters. Kaya nilapatan yung talaga rito. Chicken, yung Timbers, oh. Walang kaano. Midlocks, Chessy. Offlane sa offlane yung nabigyan dito, pero Mars kasi mabilis lang cooldown ng Arena of Blood yan, eh. So, pwede pa sila lumaban. Unlike dito sa side ng Hypomaniacs, pag nakomit yung chicken, yung finger, parang 2 minutes kayo maghihintay. Para lang ulit magkaroon ng pang-burst down, pero mukhang ito na yung hinahanap kong burst down sa side ng Hypomaniacs, oh, morphing with the evening. Pero na mukhang sa balance knife. Ult na agad si Charlie dito, at na-pen around pa sila. Dito sila sa Jovi, nagharap ng mga burst mo yung viewers. Ay, shoutout sa mama ko, ha? Eh, nanonood mama ko. Ops, nanip dito! At, na-smear back. E-blade sa sarili. Pero wala, hindi na. Okay? Oh, Laguna! Pero mawari sinigay na lahat. Patay pa rin dyan dito. Ang gandang information coming from that ward dito sa side of Chicken Fighters. Natuhog si Lion dito. 2 kills na naman para dito sa side of Chicken Fighters. Diyos ko, parang yung lalabanan ito din na naka-BKB. Kailangan mahuling pumasok dito si Morphling o hindi siya agad maaspatan ng Chicken Fighters. Kasi wala na eh. Wala na silang manggaga, wala nang may bibigay na damage dito yung Hypomaniacs para sa Lina once na mag-BKB siya. Unless, makakaporma si Morphling. Wala. Uy, shoutout pala kay Sir Merlo at Chensa. Ring of Aquila, nag-drop pa na yung tier 2 neutral item natin mga sir. Pero, let's rock dito. Naghihintay lang sa baba nang may mapapatay si MK. Si MK talaga yung hinihintay niya. Kaso, ready rito yung Chicken Fighters. Nakabang sila. Kaya papakita. Ako mama, educated. Oo, pinapakiramdaman niya rin kung bait eh. Wala silang vision, di nila alam kung may dumaan ba dun sa may jungle nila or wala eh. Kaya di niya ginugood yun agad. Ay, wala. Pero papunta na yung dalawang support eh. Safety na lang yata. Hinihintay niya rin data yung dalawang support. Pero sa pagdating ng dalawang support, sa kanya naman yung umalis. Nayul dito. Dodge. Pero hindi na yata abot, false promise. Tumabot po. At mamamatay din dito yung last rock.
Kahabol pa dito yung inverso ha. Arena na ibigay na, walang makakalabas kami ni Kimsu. Subo! At mukhang susunod pa sa promo. Triple kill para kay Supreme. Pero mukhang susunod pa yata dito yung Morphling once na maispatan nila. And kita na nila kung nasan dito yung isang Morphling kaso. Morphling, same din naman. Kita nyo na rin dito kung nasan yung side ng Chicken Fighters. Pero 4 man down dito, ha? 4 man down dito, side, ano, 4 man down dito sa side ng Hippomaniacs and Chicken Fighters. Ang naging kapalit lang nun ay isang Oracle. So pwede na nila pagpatuloy ito. Pwede pa sila kumuha ng objectives dun sa may top dahil meron naman silang vision dun. May ward sila dun. So after nun, pwede sila mag-Roshan. Kasi Lina naman dito may BKB na. And MK dito, I think he's going for the BKB too. Kasi kung hindi, susunugin siya dito ng burst. Ay, ano, ibuburst daw nagawa siya dito ng Hippomaniacs. Timberso, Lion, Deathrock, sabog ka talaga dyan. Lalo na kay Morphling. Hindi pa po nagro-Roshan. Pwede na itawag. Wala, ang ganda na naging start dito ng ano eh, Yota eh. Ng Chicken Fighters eh, lahat ng lane nila panalo. Drop din talaga nila. Ang ganda na nung drop nila. Na-execute pa nila ng maayos pero ito. Naku, bawal si Senny. Snapchat dito. Bagong filter ka ha? Uy, may isa pa, may isa pa! At binatotina! Ginawan tapa, top silog talaga dito. Two heroes down na naman sa salit ng Hippomaniacs. And mukhang ito na yata yung iniintay ng Chicken Fighters. Kung kailan makapag-Roshan sila. Ah, nag-SNY muna si MK. Status resistant. Para rin status resistant, maganda rin. Pero, na-slow dito. Naku, nahul si T-Pick. Uy! Fear block! Wala! Hindi na-cancel yun? Mas malakas yung hatak ni Timber, so mas malakas ang kapit kesa sa tuhog ni March. Pero ito na, yung early Roshan natin, 20 minutes Roshan para sa side ng Chicken Fighters. So sabi ko naman sa inyo mga sir, maganda performance talaga ng Chicken Fighters. Hindi naman sa nagiging bias, believer lang talaga Chicken Fighters. May ano ako, pangit loss. May pangit loss ka? Ayun lang. Pero, ayan, Aegis Advantage para dito sa side ng Chicken Fighters and mukhang pwede na nila sulitin to. Alisin na nila lahat ng Outer Towers dito ng Hippomaniacs dahil Hippomaniacs mukhang matatakot naman sila lumaban kasi kahit yung frontliner nila dito which is si Timberso eh, nawawala yung Junat. Once na makita, makakaharap niya dito si Lina. Yung Enigma boss next series po, pero tingin ko pagkatapos nito, susunod sa oras yung ano eh. Upper Division po kasi yun sir eh. Tingin ko susunod sa oras yung ano natin, turna. Tingin ko 12 pa rin talaga yan, 12 AM. Pero ito, the high ground attempt yun na nila kailangan. Di na sila umubos ng ano. Di na nila inubos dito yung anong team dot, yung chicken. Actually Chicken Fighters sila eh. Na ayan, naging high cost tapos naging Chicken Fighters ulit. Pero yung sila, ano, sila Chessy, ayan, si Be, mga dating OG Seed. Tara ito mga lol, binato tayong dalawa, namatay dito yung mga king, pero may isip yan. Mawario nabigay na number si Morphling, namatay pa si Lion. At mukhang susunod na rin si Timberso, pero nakapag-timber out pa, nakuki ni Sola. At tamang out lang sila dito. Hindi worth it yun, trainay nila, ano, patanggalin yung Aegis. Tapos ang naging kapalit yung buhay ng Morph tsaka Lion, so... Tapos barracks pa. Diyos ko. Ha? Alin? Oh, pero nice mirror back dito. Yung Timberso, dalawang stun nag-connect. And mamamatay dito. And first barracks ng game. 21 minutes na nakakuha ka dito ng Chicken Fighters. So sulit na sulit agad dito. Yung kanilang Aegis advantage with that barracks na nakuha nila. 22 minutes. 425 yung score natin. And Hippomaniacs. Mukhang mahihirapan na sila ilaban dito yung game number 1 natin dahil Morphling nila ang item pa lang niyan is E-Blade and kailangan niya BKB in this game. Pero by that time na magka BKB yata siya, magkakaroon na ng Aghanim yung Sandlina eh. Ang hirap na, di ba? Morphling niya pagod na. Morphling niya daw pagod na, sabi dito ni ano si Joby. Pero uy! Nakakram number dito pero si Lina naka double BKB. At sinaglalabahan na dito. Sinestrack, nag-yul. Pero nalimbis na dito, pwede na yung back. Naku, GG, tinawag na. Ang bilis.
Ganda rin yung naging first series nila mga sir against No Bounty Hunter. 22 minutes, basta 20 plus minutes yung tapos 18 minutes tinapos ng No Bounty Hunter yung laban nila against Hippo Maniacs. Pero ito, 22 minutes, napakabilis. One-sided game talaga dito para sa side ng Chicken Fighters. Sobrang overwhelming ng lakas nila. Hirap na hirap dito yung Hippo Maniacs. Na-execute na maayos dito ng ano ng Chicken Fighters yung drop nila. Leaning na panalo din nila. And ayun, tingin ko dapat Hippo Maniacs kumuha sila na medyo makunat din na phosphor eh. Yung pwede rin ano, lumaban sa MK. Ayun na naman yung problema na Timbers sa setup kung bakit hindi siya makasim kay MK eh. Yung phosphor niya kasi parang pwede ayun yung patayin once na magpakita eh. Pwede sila mag-switch target at hindi pansinin dito si Timbers oh. So ayun na yung naging cost, 4 kills itong opportunity nung no? Ginawang lurangs itong Hippo Maniacs. Diyos ko. Tapos yung babae rin nila, no, Joby, hindi talaga maganda yung ano. Yung Morphling tsaka Snapper na magkasama sa lane. Unless yung katapat yung lane is passive din. Like mga Nature's Prophet lang, ganun. Oo, wala silang kill potential. And ito nga, yung game number 1 natin, mabilis-mabilis lang. Mabilis lang. Pero guys, meron pang game number 2 yan. Baka makabawi pa dito. Oo, pero ayun mga sir, pwede kayong humabol sa bet para sa next game natin. Hippo Maniacs versus Chicken Fighters, use our code pag nag-register kayo sa Phoenix Bet. Ayan, lupan WXC, pero bet muna tayo direct bago tayo magana siguro. Ay, mamaya na, sige, pero... bago daw mag-start, magbe-bet tayo sa game 2 mga sir, pero ayun nga, magbabalik kami para sa game 2 ng Hippo Maniacs versus Chicken Fighters. Again, kami ang inyong naging shoutcaster for this game. Ako po Sir Mike, and... Ako po si Joby. Ako po si Joby. Good girl ah. And paalam. See you next game. Hertz dual driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360 Hertz. Now to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as Color Sense and Light Sense, which adjusts contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Pa lang. Feeling 6 p.m. na ako.
But since a friend told me to try Enervon Active, I really feel the difference. Now, I wake up active. Because it's more than multivitamins. It's got ginseng and royal jelly too. Feel the difference. Wake up active. Enervon Active. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Yun na nga sinasabi ko, wag hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yes. Eh, kung sinamahan mo na lang siya doon. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi mag-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Merong lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, diba? Iba-iba ang mga lalaki, guys. So, huwag niyong i-generalize. Huwag mong habulin na hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang. Masasaktan ka lang. Diba? Hayaan mo.